Sa buhay ng isang estudyante, sinasabi nila ang high school ang pinakamagandang bahagi at pinaka maraming emosyong mararanasan. Nariyan na ang pagkakaibigan, tawanan, iyakan, inggitan at selosan. Ngunit sa panahong ito, magkakaroon ng pagpapasya ang mga kabataan sa kung ano ang tatahakin nilang landas tungo sa kanilang pagtanda. Ngunit minsan, sa pinakabihirang pagkakataon, ang inaakala mong pinakamasyadong masayang yugto ng iyong pagkabata ay maaaring maging pinakamasalimuot na alaala. Sandali ng buhay mo na kung maaari ay mabura na lamang sa iyong isipan. Pakinggan natin ang kwentong tampok sa araw na ito tungkol sa karanasan ni Elias at kung papaanong naging isang malaking hamon sa kanyang buhay bilang isang binata ang kanyang karanasan sa high school. Mga kabantay, bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, palambing naman po at baka pwede po nating i-hit ang like button at mag-subscribe na din po tayo sa channel na ito kung gusto po natin ang mga ganitong uri ng kwento. Ang pag-like nyo po sa aking kwento ay isang malaking tulong na po para sa ating channel. Maraming salamat po at balik na tayo sa ating kwento. Elias anak, bumangon ka na dyan. Unang araw ng eskwela. Baka naman mahuli ka pa. Bilisan mo na ah. Eto na at nakahanda na yung almusal mo. At saka anak, naiplansya ko na rin yung damit mo ha. Sabi ko naman kasi sa'yo, asikasuhin mo na nung gabi pa lamang. Eh, ikaw talaga, inuna mo pa kasi yung pag-aayos ng mga asin. Sabi ko naman sa'yo eh, kami na ng tatay mo ang bahala dyan muna, di ba? Ang importante sa amin, eh ituon mo ang oras at atensyon mo sa pag-aaral. Para naman, hindi ka na mahirapan at kapag makapagtapos ka, eh mas magandang buhay ang makuha mo. Tandang-tanda ko pa po ang tagpong ito noong pinakaunang araw ng pagpasok ko sa high school. Maaliwalas ang umaga, malamig ang simoy ng hangin at amoy na amoy sa buong kabahayan namin ang pritong tuyo at sinangag na almusal nga namin. Maagang nagising po ang nanay upang ipaghanda ako ng baon at almusal. Masabik pa po yata sila kaysa sa akin. Tama ang nanay mo anak. Wala kaming ibang maibibigay sa iyo kundi ang pagkakataong makapag-aral ka. Ang sagay naman eh, magkaroon ka ng magandang laban sa buhay. Malay natin, di ba? Loobin ng Panginoon na makapagkulehiyo ka pa at magkaroon ng titulo. Aba eh, anak, pwede na akong mamatay kapag nangyari yun. Segunda naman po ng tatay ko na kararating lamang mula sa kanyang gawaan ng asin. Isang payat na pamumuhay ng simpleng pamilya kung saan ay umiikot lamang ang buhay ng mga magulang ko sa pagtataguyod sa akin at pagbibigay ng mga bagay na hindi nila naranasan sa kanilang buhay. Ito ay sa kabila po ng paghihirap nila sa pagtitinda at paggawa ng asin. Ika pa nila ay sa abot ng kanilang makakaya ay nais nilang mapigyan ako ng buhay na pangarap nila para sa kanilang mga sarili dahil nga sa ako ang kanilang uniko iho at nag-iisang anak. Ngunit hindi ko naman po maatim na makitang nahihirapan ang mga magulang ko dahil lamang sa pag-aalala sa akin. Kaya naman po kahit nag-uumpisa na po ang pasukan namin ay naisip ko pa din po ang isabayang pagtitinda ng asin kahit papano doon sa bayan kung saan malapit ang eskwelahan namin at kung maaari ay sa loob ng aming campus. Inay, kayo naman po eh. Nakatulog po kasi ako ng mahimbing kagabi. Hindi ko na po kasi namalayan at inantok na talaga ako. Natapos ko naman po yung pagliligpit ng mga gabit natin sa asinan. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Dadaanan naman po ako dito nila Minerva. Isasabay daw po ako nila sa motor ng tatay niya para naman mabilis kaming makarating sa eskwelahan. Nay, maaari po ba akong magdala ng kahit ilang supot ng asin? Baka sakaling maibenta ko doon sa eskwelahan eh. Sayang din po kasi yung oras ko doon kung tutunga nga lamang ako kagaya ng ibang mga kamag-aral ko. Isa pa po,
Malapit na po ang kaarawan nyo, di ba? Gusto ko pong makapagluto tayo ng pansit tsaka tinapay po tsaka malamig na juice. Bungad ko po dito sa mga magulang ko. Alam ko po kasi ang sitwasyon namin at hindi ito kaila kahit noong maliit pa ako. At sa abot po ng aking makakaya ay nais ko po sanang palagi ang magaan ang usapan sa loob ng tahanan. Sa ganitong paraan po ay bahagyang nakakalimutan ng mga magulang ko ang pagod nila sa paggawa. Naku, bata ka. Madami pa namang makukulit na bata ngayon sa eskwela. Baka naman tuksuin ka pa nila sa pagtitinda mo ng asin sa eskwelahan nyo. Huwag na lang kaya, anak. Hanga mo na kami ng tatay mo sa pagtitinda nito. At saka, anak, maraming kadalagahan doon. Gusto mo bang tinutuksok ang tindero ng asin? Pag-aalala ng nanay, ayaw niyo po kasing mararanasan ko ang naranasan ng ama ko noong kabataan pa nito. Minana pa kasi ng aking ama ang paggawa ng asin sa mga ninuno namin. Isang tradisyonal na paggawa ng asin na mahaba ang proseso at matagal. Ngunit dahil sa prosesong ito kung bakit espesyal ang aming asin at mas masarap kumpara sa ibang tinda. Eh, Nay, ba't ko naman po ikakahiya ang hanap buhay natin? Hayaan nyo na po sila at wala po akong pakialam kung aasarin nila ako at babansagan pang tindero ng asin. Eh, hindi naman nila papakainin ng pamilya natin kung titigil ako dahil sa pangaasar nila, di ba? At saka, marangal na trabaho po ito, Inay. Makikita nyo, Nay, sisikit talaga ako sa eskwelahan namin at nadami ang bibili ng asin sa akin. Hayaan yung mainggit sa atin yung ibang tao. Eh, lahat naman nangangailangan ng asin sa bahay. Kung sila palagi po ang iisipin natin, eh, hindi po tayo magkakaroon ng masayang buhay. Di ho ba, Itay? Pananaw kasi ng Itay na kailangan unahin namin ang kapakanan ng aming mga sarili at ng mag-anak bago pa man isipin ang saloobin ng ibang tao. Simula bata pa lamang ako ay minulat na ako ni tatay sa ganitong kaisipan. Kaya nga po, hindi niya daw ikinakahiya ang aming hanap buhay. Isa itong kultura umano ng mga Pilipino na kung titigilan namin ay maaaring maglaho na lamang po balang araw sa kaisipan ng mga tao. Tama ka, anak. Diba yan mo lamang ang loob mo at ang paninindigan mo? Hanggat wala tayong inaagrabyadong tao ay magiging masaya ang ginagawa mo. Hindi naman bulag at bingi ang Diyos para hindi makita yung mga ginagawa mo kabutihan. Maaaring sinusubo ka lamang ngayon at alay natin, pagpalain ka balang araw kaya gawin mo lang ang tama at sa tingin mo ay nararapat. Ay nako, nagkampihan na naman kayong mag-ama. Kailan ba akong nanalo sa inyong dalawa? O siya, kumain na tayo dito at baka mahuli pa itong anak natin sa klase niya. O Elias, ilagay mo na itong baon mo sa bag mo. May apat na tuyo dyan at maraming kamatis kagaya nung hiling mo. Pero sinangag lang ang kanin mo, ah. Sayang din kasi yung bahaw natin kagabi. Kainin mo na lamang agad para hindi mapanis. At ito yung kamote naman para naman sa merienda mo mamayang hapon. Huwag ka magpapagutom doon at yung tubigan mo, ha? Nay, kalma lang po. Para naman po akong kinder niyan, eh. Ako na pong bahala dito at hindi po ako magpapagutom talaga. Eh at saka, ang dami nyo naman pong ipinabaon sa akin. Baka naman po itong mabaa ko niyan bago pa ako makapagtapos. Ibawasan nyo na lamang po kaya yung kamote para mas madami akong madalang asin. Sir Mar, nang araw din pong iyon ay nag-umpisa na po ang aking pakikipagsapalaran bilang isang estudyante. Itong sinasabi ko pong si Minerva ay matagal ko na din pong kaibigan. Hindi ko naman po masasabing kababata ko kasi nga po eh, nasa 3 taon pa lamang sila sa lugar namin. Lumipat sila mula sa kanilang probinsya at may nakaaway nga daw po itong tatay niya doon. Para maiwasan po ang gulo at pinagbantaan nga pong uubusin ang pamilya nila. Kaya panood pa siya yung tatay niya na lumipat na lamang at napadpad nga po sa lugar namin. Hindi ko po alam kung ano ang trabaho ng mga magulang niya. Pero palagi po silang umaalis at nakamotor lamang ito at gabi na pong bumabalik. Minsan ay madaling araw na yata. Alam ko po yun kasi tanaw po namin yung bahay nila Minerva mula sa amin.
Magandang araw po, Aling Nelia. Akanda na po ba si Elias? May usapan po kasi kaming isasabay namin siya ni tatay papuntang eskwelahan. Itong si Minerva, mas matanda sa akin ng 2 taon. Kasi po nasa 3rd taon na siya sa high school. At nangako nga po siya na sasamahan niya ako sa unang araw ko para doon mahanap namin yung silid-aralan ko. Magandang umaga naman, Iha. Teka lang at heto at nag-aayos ng mga dala niyang asin. Sabi ko naman kasi sa kanya na huwag na siyang magtitinda ng asin pero mapilit. Salamat pala, Iha. Sabihin mo sa tatay mo na salamat sa pagsama kay Elias. Isang oras din ang lakaran kung wala siyang masasakyang motor papunta sa eskwelahan niyo. Ang mahirap po dito kay nanay ay kapag may bisita po kami ay mahihirapan itong umalis ng basta-basta. Dahil nga po sa dami ng kwento niya. Mahilig makipagkwentuhan ng nanay pero hindi naman po siya tinatawag na marites. Kasi nga po, karanasan niya lamang sa buhay ang ikinukwento niya. Alam mo ba, Iha, itong si Elias nahihiya pang sumama sa iyo. Magkakaangkas daw po yun sa isang motor. Alam mo na, nagbibinata. Pagbubuking naman sa akin ng aking ina. Inay, kayo naman po. Sige po, aalis na po kami. Naku, Minerva, halika na at kung aantayin pa nating matapos ang kwento ng nanay, baka di ka na makapag-graduate niyan. Nay, aalis na po kami. Si Minerva po ay may kapayatan. May nunal siya sa may kaliwang itaas na bahagi ng labi niya at mahaba po ang mga pilik mata. Kayumanggi din po ang kulay nito at may maliit na mukha na may matangos na ilong. At kulot na buhok na parang pansit kantun po sa sobrang pagkakulot nito. Pero sobrang lambot po nito at mabango. Palagi ko po kasi itong inaasar at pinagtitripan itong buhok niya sa tuwing magkakakwentuhan kami. Pero hinahayaan niya lang din naman akong guluhin ang buhok niya. Aba Elias, tingnan mo nga naman. Nagmukha kang bata dyan sa bagong gupit mong buhok, ha. Pati na dyan sa bago mong uniformeng puti. Akalain mo nga naman yun. Nagmukha kang tao. Bumata ka ata ng 20 taon na. halina kayo at baka mahuli pa tayo. Palabiru po ang tatay ni Minerva na si Mang Boy. At kagaya nga po ng sabi niya, nagmukha nga daw po akong bata. Noong bakasyon po kasi at humaba nga po talaga itong buhok ko, nangayayat din po ako. Kaya nga po kung tingnan ako ay napakatanda na. Pero bago po yung pasukan tinabasan po ng nanay ko yung buhok ko. Hindi siya pumayag na panatiliin kong mahaba ito. Siya nga pala Minerva. Mamaya baka hindi namin kayo madaanan at gagabihin na kami ng nanay mo sa pupuntahan namin. Alanganin na kung babalitin ko pa kayo. Kaya naman antayin mo na lamang si Elias para naman magkasabay na kayo sa pag-uwi nyo. Mahirap na sa panahon ngayon. 2 na sa mga taga San Isidro ang nabiktima nitong mga haragang aswang. Mahirap nang matsyempo ka nitong binata. Balita ko mag-iliw daw sa mga lalaki itong aswang. Uwi ka nitong si Mang Boy habang nagmamaneho ng motor niya. Talaga po, bakit po lalaki ang hilig ng mga aswang? At saka Mang Boy, may mga baon naman po akong asin dito sa bag ko. Subukan lang nilang labidan ako at papaliguan ko sila nito. Sagot ko naman po dito at mabilis po kasi akong maniwala sa mga bagay-bagay at hirap po akong matukoy ang katotohanan sa mga biro. Tay naman, huwag niyo naman masyadong tinatakot itong si Elias. Kita niyo, naduduwag na. Matatakotin niya ata ito Ikaw naman, Elias, huwag kang basta-bastang naniniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Mapapahama ka niyan. Walang pinipili yung aswang, babae, lalaki, bata man o matanda, lalo na buntis, at kahit nga patay basta may makain at malantakan lalantakan nila. Kaya hindi lang ikaw ang punterya. Tay, may dala naman palang asin si Elias. Huwag na po kayong mag-alala at mukhang hanggang makapagtapos ito balak niya maging supplier ng asin sa buong campus namin. Pero tay, kayo po ang mag-iingat sa pupuntahan niyo, ha?
Matapos itong masambit ni Minerva ay nagkaroon ng mahabang katahimikan sa daan. Hindi ko naman po magawang umimik kasi usapang magtatayon. Kaya nagantay na lamang po ako na muling magsalita ang sino man sa kanilang dalawa hanggang sa makarating na kami sa tapat ng eskwelahan. Kung saan naman po ay nagpaalam na itong si Mamboy. Iho, binata ka na. Aasahan kong ipagtatanggol mo itong dalaga ko sakaling kailanganin niya ng tulong mo. Maasahan ba kita? Sambit sa akin itong si Mamboy habang nasa tindahan itong si Minerva at bumibili ng sigarilyo at maiinom namin. Wala kasing bariya para sa baon itong si Minerva eh. Tay, ano na naman bang binubulong nyo kay Elias? Heto na pong sigarilyo nyo. Tama na yan ngayong araw ah. Pangalawa nyo na po yan. Elias, halika na at ituturo ko sa iyo yung silid-aralan nyo. Bilisan mo. Sir Mar, para po akong batang inaakay ng nanay ko sa ginagawa nitong si Minerva. Parang mas nahihiya pa akong pinagtitinginan kami ng mga estudyante doon dahil sa magkasama kami. At hawak niya nga po itong kamay ko habang naglalakad sa may pasilyo. Mas may hiya pa ako dito kaysa naman sa nagtitinda ko ng asin. Ramdam ko po ang mga mata ng mga taong nadaraanan namin na nakasunod nga po sa amin. Sa pakiwari ko po ay maaaring kilala si Minerva sa eskwelahan kaya siguro gano'n na lamang ang reaksyon ng mga tao at pagtitig nila sa amin dahil nga sa hawak-hawak ni Minerva ang kamay ko. Hanggang sa may humarang po sa aming mga kababaihan. Aba, agalain mo nga naman yung mangkukula mo. May bagong kasamang biktima. At batang-bata pa. Psst, boy, ano ba kung sino yung kasama mo? Kung ako sa iyo eh, iiwasan ko tong babaeng to. Baka makulam ka pa niya. Oo, baka naman nagayuma ka na at umurong na yung dila mo. Ano, bakit di ka magkapagsalita? Nakatitig lamang po ako dito sa matabang babae na puno po ng tigyawa at mukha. Maitim at napakalaki niya po. Para yatang siya yung siga doon kasi wala pong ni isa ang magawang sumalungat o kumontra sa mga ginagawa nito. At ang masama pa nga po eh, tinatawag niyang magkukulam itong si Minerva. Tantanan mo na ako, Adelpha. Wala akong ginagawa sa iyo. At saka huwag mong idadamay itong kaibigan ko. Ang aga-agay, gulo agad ang hanap mo eh. Sagot naman itong kaibigan ko. Wala po akong ideya kung ano ba ang nangyayari talaga. Pero alam ko pong hindi magkaibigan itong dalawa. Akma pa sanang sasabuyan ng iniinom nitong soft drinks itong si Minerva. Nasa di ko po sinasadyang paggalaw eh. Natabi ko po yung bote at naibuhos sa mukha nitong si Adelpha. Dinig ko po ang tawanan ng mga nasa gilid at ang mga marahang hagikik ng mga estudyante. Nawari mo ay natutuwa pa sa nangyari. Aba, ang lakas ng loob mo ah. Agawa mong gawin ito sa akin. Akong si Adelpha. Akma sana akong susuntukin itong si Adelpha na kung sakasakaling ang tamaan ako, e tiyak na hihimatayin po siguro ako dahil nga sa laki ng kamay niya. Mabuti na lamang at may dumating na guro at inawat itong babae at pinagalitan. Adelpha! Nag-uumpisa ka na naman sa kaguluhan mo dito. At ganyan ba ang pagbati mo sa mga bago nating estudyante sa eskwelahan? Gusto mo bang makarating na naman ito sa mga magulang mo? Hindi po. Nagbibiro lamang po ako. Tingnan niyo po, oh. Oh, hindi pala eh. E di pumalik na kayo dyan sa pila at mag-uumpisa na ang flag ceremony. Kaya aga-aga eh. Magkaka-wrinkles na naman ako dahil sa inyo. Ay nako. Ikaw naman po, boy. Pumunta ka na doon sa may freshman students. Bilis na. Sambit pa nitong guro sa akin habang nakatingin naman sa akin ang nakataas ang kilay itong si Minerva. Hindi pa rin po sigurado talaga kung bakit mangkukulam ang tawag sa kaibigan ko. Nahihiya naman po akong itanong mismo ito sa kanya at baka naman po sumama pa ang loob niya. Kaya po hinayaan ko na lamang ito. Kung gusto niya pong magkwento, eh ayos lang po at kung ayaw niya naman, eh ayos lang din. Naisip ko na baka nga naman uso lang talaga mga pagbabansag sa eskwelahang iyon. Mukhang napipinto na rin po talaga ang pagkakaroon ko ng titulo bilang tendero ng asin sa isip-isip ko pa. Alam mo, Elias, iiwasan mo yung si Adelpha
at mapapahama ka lamang. Puro kabulastugan lang ang alam niya sa buhay. Eh, basagulera yan at lahat ng hindi niya gustong estudyante dito, eh pinag-iinitan niya. Ewan ko ba, eh parang anlakas ng kapit sa eskwelahan. Ang kaso nga lang, sa lahat ng mga sinidak niyang estudyante, eh ako lang ang lumaban sa kanya noong nasa second year kami. Kaya ayan, hindi makalimutan yung mga pagkabulagtahan niya sa may koridor. Simula noon eh, sinabi niyang mangkukulam ako at nagawa ko daw siyang patumbahin ng walang kahirap-hirap. Hanggang sa nag-imbento na siya ng mga kwento laban sa akin. Pero hinahayaan ko na lang. Mabuti nga yun eh, mangkukulam daw ako. E di, walang gustong lumapit sa aking mga kalalakihan. Sir Mar, hindi ko kakikitaan ang pagkainis itong si Minerva. Tila nga natutuwa pa itong tinatawag siyang mangkukulam. Doon ay naunawaan ko na po kung bakit nga ba panay ang pagtitig nila sa amin. Lalo pa sa akin. Tama nga po ako, sikat si Minerva sa eskwelahan. Pero sa negatibong reputasyon po. Huwag ka mag-alala. Sakali namang mangkukulam ka talaga, ipapalikuan lamang kita ng asin para malusaw ka. Alay natin. Sa susunod na buhay mo, matupad na yung pangarap mo na maging unat yung buhok mo, di ba? Sira ka talaga. At talagang papatulan mo pa yung pagiging mangkukulam ko dito sa eskwelahan. Ikaw kayang kulamin ko dyan. Bilisan mo na nga. Pag di ka pa dyan nagtigil, iiwanan talaga kita mamayang uwian. Sige ka, aabangan ka talaga ng aswang na mahilig sa lalaki. Tingnan natin kung makatawa ka pa. Matapos naman po ang usapan namin itong si Minerva, ay nasa pila na nga po ako para sa flag ceremony. Madaming estudyante at madaming bagong mukha ang nakikita ko. Iniisip ko nga po kung makakasundo ko ba o magiging kaklase ko ba ito. At baka naman po, matulad lamang po ako kay Minerva na may mortal na kaaway. Nang matapos nga po ang flag ceremony at ang pagbati sa aming mga bagong estudyante, agad ko pong hinanap itong si Minerva at hindi ko po alam na naroon lamang po ito sa may isang puno at nakamasid sa akin at tinaantay ako. Matapos ay sinamahan niya nga po ako sa magiging sinidaralan ko. Nagbilin po ito na mamayang uwian, doon siyang maghihintay sa may puno. Ako naman po patango-tango na lamang at parang lutang gawa nga po ng nakatingin sa akin yung mga nasa loob ng silid. Alam niyo po yung kapag may parating na bagong estudyante sa silid-aralan niyo, tapos lahat kayo ay magtitinginan, lilingon at susuriin siya. Parang kinikilates pa. Ganun po yung naramdaman ko. Mabuti na lamang po pala at may iba pa akong mga nakasunod. Kaya naman po nakaligtas ako sa pagkahiya ko. Pamilyar kasi sa akin yung mga mukha ng iba sa naroroon. At tila ba nakita ko na noong naglalako pa lamang ako ng mga asin. Bay, ikaw. Diba ikaw yung tindero ng asin? Tama no? Tama. Natatandaan kita. Ikaw yung nagagawi palagi doon sa may lugar namin eh. Gusto mo simula ngayon tropa na tayo. Wika nitong lalaki na nagpakilalang si Dolpo. Sir Mar, paminsan-minsan po kasi kapag nagagawi po ako sa mga malalayong lugar at mga baryo, maingay po talaga ako at sumisigo-sigo pa ako ng asin. Kaya naisip ko na baka po isa sila sa mga nadaanan kong bahay noong nagtitinda pa lamang ako at naglalako kasi nga po natatandaan niya daw po ako. Pero limot ko na po yung tungkol sa kinakwento sa akin ito na pinagbentahan ko daw sila. Alam mo, parang natatandaan na nga kita. Ikaw yung may utang sa akin, no? Meron pa ako ditong tindang asin. Baka naman gusto mong bumili. Sagot ko pa po kay Dolpo. Unti-unti ko po kasing sinasanay ang sarili ko na alisin yung hiya ko. Naisip ko na may hirapan kasi akong magtinda kung panay lamang hiya ang isipin ko. Habang nagkakwentuhan nga po kami, may biglang pumasok ditong isang babaeng napakaganda. Natahimik po ang lahat at nakatitig lamang sa kanya. Nang bigla naman pong humangin ng banayad at sumambulat sa buong silid ang bango nitong dalaga. Kung pagmamaslan po siya para po siyang artista o kaya naman prinsesang naglalakad, marahan at mayumi.
Ngunit sa likod nito po ay dumating itong maestra namin. Dahil nga dito ay nagkanya-kanya na po kami ng ayos ng upo at napatigil na lamang sa bulungan itong mga kaklasiko na aakalain mo pa yung mga bubuyog sa ingay. Nag-umpisang magsalita itong maestra namin. Kagaya nga po ng taon-taong proseso sa pagpapakilala at pagbibigay ng batas sa eskwelahan at mga kaparusahan sa lalabag dito. Habang hindi ko naman po namalayan na nakatitig na lamang pala ako dito sa dalaga. Iba po kasi talaga yung dating niya at noon lamang po ako nakakita ng ganoong kagandang babae. Pare, baka naman matunaw na yan sa kakatitig mo. Magtira ka naman para mamaya. Di ka na ba nauumay dyan? At alam mo ba, maraming ganyan dito sa campus natin. Yun na ang kwento sa akin ng kuya at ate ko eh. Iba't ibang uri doon ng babae ang makikita dito at nagagandahan nga daw. Eh kaya huwag akong magmadali. Tingin-tingin lang daw muna. Saka na daw yung tikim-tikim. Isa pa, first year pa lang tayo. Sabi na ang kuya ko, kapag third year na daw tayo, saka daw mas masaya ang buhay sa eskwela kasi may sasayaw mo na daw yung gusto mong tao. Pag sinwerte ka pa ay masasama mo kung saan. Sir Mar, narinig ko naman po ito mga sinasabi sa akin ni Dolfo. Ang kaso nga lang po eh, napaka-relax po ng utak ko habang nakamasid dito sa babae kaya nga po ayokong sirain ang pagkakataong iyon at ayokong abalahin ang sarili ko para lamang sagutin itong si Dolfo. Sa pagpapakilala po namin isa-isa, nalaman po namin na Estela ang pangalan nitong magandang dilag. Nagtatagalog po siya at halatang hindi po siya taga roon o baka naman anak mayaman talaga at hindi sanay sa lokal na dialekto. Tinandaan ko lamang po kung ano ang buong pangalan niya, ilang taon na siya at kailan po ang kaarawan niya dahil yun po yung mga sinasabi namin. Naisip po nga na minsan eh, baka pwedeng maging kaibigan ko ito at tatanda ko nga yung kaarawan niya para mabigyan ko po ng regalo. Maghahapon po ang pagpapasulyap-sulyap ko dito kay Estela hanggang sa bigla ko pong nakita na lumingon ito sa akin at nagulat nga po ako dahil sa tila alam niyang kanina pa ako nakatitig sa kanya. Kinabahan po ako at naisip po na baka magalit ito sa akin at sungitan ako. Pero ang nangyari lamang po eh, matagal akong tinitigan ito at maya-maya ay ngimitian ako. Kinahapon na naman po ay nauna ako sa antaya namin ni Minerva. Ay naku, anong oras na naman kayo darating itong si Minerva? Mukhang paghihintayin pa ako ng matagal dito ah. Nang bigla pong may babaeng nagsalita sa likod ko. Nagulat po ako at napaatras sa nakita. Sir Mar, nagkakamali po kayo ng iniisip nyo. Hindi po ito si Minerva. Lalong hindi naman po si Estela, kundi si Adelpha. Naroong nanlilisik po ang mga mata at nakakuyong po ang mga kamao. May kasama pa po itong dalawang naglalakiang babae din na halos kasing laki niya po. Anong kailangan niyo sa akin? Narinig mo naman yung guru kanina, di ba? At saka wala akong balak na sayangin ang oras ko sa pakikipagtalo sa katulad mong mahilig sa gulo at mahilig manira ng ibang tao. Kapag hindi pa kayong nagtigil sa pananakot nyo at panlalamang eh, baka makatikim kayo at makahanap kayo ng katapat. Mabuti pa umalis ka na at baka naman samain ka talaga. Ayaw mo naman ang siguro mapahiya sa mata ng maraming estudyante yung nakatingin sa iyo dito ngayon. Sir Mar, isa po siguro sa pinaka sikreto o itinatago ko pong katangian ko ay ang pagiging barumbado ko kung minsan, lalo pa kapag nararamdaman ko pong nilalamangan o inaagrabyado po ako. Ayaw na ayaw ko po ang naawa ako sa sarili ko at nalalagay po sa alanganing sitwasyon kasi nawawala po ako sa sarili ko at kagaya nga po na sabi ko eh, baka hindi ko po matansya ang sarili ko at masaktan ko pa ang mga nasa harapan ko. Sinanay po kasi ako ng tatay sa pakikipaglaban at pagpapalakas ng pisikal na katawan. Wika pa ng tatay ko na bilang isang maginoo-umano ay kailangan kong maging malakas at makaya ko nga pong ipagtanggol ang aking sarili at ang mga taong mahalaga sa akin laban sa kanino man pong maglalagay sa alanganin.
Sinanay po ako nito sa sining ng makikipaglaban at maging sa paghahawak ng mga armas. Hindi po malino para sa akin kung ano ang totoong nakaraan ng tatay. Pero parang ang pagkakatanda ko po ay nagsilbi din siya sa bayan. Hindi nga lang po talagang pinag-uusapan na ng dalawa o ng mga magulang ko dahil sa parang ayaw na nilang balikan pa ito. Pero ang punto ko po ay hindi ako basta-bastang magpapatalo. Payat man po akong tingnan pero subok po ako sa palakasan. Sinong tinakot mo? Sa kapayatan mong yan eh, duda akong tatagal ka sa mga santo ko. At kung magsusumbong ka naman sa guro, eh titiyakin kong aaraw-arawin ko ang mga bukol at pasama sa muka. Naintindihan mo ba yun? Agad akong nilapitan ang kasamahan nito at tangkang hahawakan nga sa magkapilang braso. Pero agad ko pong iniiwas ang sarili ko at pinatid ko itong dalawang babae dahilan para mawala po sila sa balanse at matumba. Iyan ba ang pinagmamalaki mong alalay mo? Kung mabait sa inyo si Minerva eh, ibahin niyo ako. Kung kinakaya-kaya niyo ang kaibigan ko, eh tandaan niyong naririto na ako para ipagtanggol siya. Kaya huwag na kayong magtangkapang balikan siya. Iba na ang sitwasyon ngayon. Subukan niyo pang pagdiskitahan ang kaibigan ko at bubutasin ko yung mga lumulubo niyong katawan. Ano? Di pa kayo alis? Takot na umalis itong tatlo pero alam ko pong hindi yun ang huli. Nakikita ko kasi sa mga mata nitong si Adelpha ang labis na galit at pagkapuot sa akin. At alam kong ano mga oras ay maghihiganti ito. Na maya-maya pa. Uy Elias, pasensya ka na at nagtagalan ako. Naglinis pa kasi kami sa silid namin eh. Kanina ka pa ba dito? Ano, kamusta yung unang araw mo sa klase? Makwento ka naman eh. Sunod-sunod na tanong nitong si Minerva. Pero mabuti na lamang po talaga at hindi niya nakita yung ginawa ko dito sa mga mapang-abusong estudyante. Eh maayos naman. Wala pang masyadong ginagawa at panaykwento lamang yung guru namin tungkol sa mga batas dito sa eskwelahan. Ano, tara na. Kagabihin na tayo sa daan eh. Ang daan pong pauwi sa aming baryo ay panay mga bakanting lupa lamang po. Mga damuhan. At may mga engi pa rin po na makikita dahil nga po sa malapit ang lugar namin sa katubigan. May mga nagtataas ang puno at liblib na lugar talaga po, ika nga. Kaya naman po kahit na umaga ay nakakatakot din ang dumaan dito mag-isa dahil nga po sa yabong ng mga kapunuan. Minsan ay naiisip ko pa na kapag may masamang tao ang tatambang sayo, eh wala ka pong magagawa kundi ang tumakbo o lumaban dahil nga po sa walang magsasalba sayo. Kapag napatay ka dito eh, tapon ka na lamang po sa damuhan o sa putikan eh wala na makakahanap sa iyo hanggang sa mabulok ka dito. Bandang alas 6 na po yata ito. Papadaan na po kami dito sa parte ng kalsada na may malaking puno ng akasya sa tabi ng matayog na puno ng santol. Kapanahon ng punoon ng santol, kaya nga po hitik na hitik sa bunga ito. Masaya ang pagkakwentuhan namin ni Minerva. Hanggang sa bigla na lamang po na naglaglagan itong mga hinog na santol mula sa puno. Kaya naman po ako ito ang tuwa at namulot ito. May malalagyan naman po ako dahil sa naibenta ko naman po yung mga asin sa mga guro noong pananghalian pa lang po namin. Sinabi ko na lamang po na para po ito sa baon ko at sa pambili ko po ng sapatos para sa eskwela. Kaya naman po nagsibilihan sila kahit parang hindi nila kailangan. Ano bang ginagawa mo dyan at namumulot ka pa? Halika na at bilisan mo na at umalis na tayo dito. Ang gagawa mo pa talaga manguha ng bunga? Hindi ka ba lang pa nag-iisip? Natanong mo ba sa sarili mo kung bakit naglaglagan niyang mga bunga? Anong dahilan bakit nahulog yan? Eh mukhang mabigat na nila lang yung tumapos sa taas ng puno. Nag-aalalang wika ni Minerva sa akin. Saka ko na lamang po naisip at napagtantong ito nga pong sinasabi niya ay parang totoo. Tama nga si Minerva, anong uri ng nilalang at gaanong kalaki ito upang magawang malaglag itong mga maraming bunga na sa tansya ko nga po ay nasa lampas 20 piraso po. Imposible kasing panigi at ibon ito dahil nga po sa kailangan ng malakas na puwersa o pagyugyug ng puno para malaglag ang ganitong karaming bunga. Huwag mong sabihin na yan yung pinag-uusapan natin kanina ni Mang Boy. Anong gagawin natin, Minerva? Habang nagtatanong ako dito ay bigla na lamang pong nakaramdam ako ng mainit na likido
na parang tumulo sa braso ko. Natigilan ako at napatingala. At doon nga po Sir Mar, ay lumantad sa akin ang isang napakapangit na anyo ng nilalang na may mahabang dila at nakayakap po sa sanga ng puno habang marahang bumababa papalapit sa amin. Dito na akong hinila ni Minerva papatakbo. Natigilan po kasi ako at pinagbasdan ko pa ito habang bumababa sa puno. Hindi ko naisip na baka sunggaban ako nito. Ano bang iniisip mo at natulala ka pa doon? Ano inaantay mo? Sakmalin ka nung aswang? Ano ka ba, Ilyas? Ano na lang ba ang gagawin mo kung wala ako? Bilisan mo na nga dyan. Para ka namang bakla ako tumakbo. Eh, may natira ka ba bang asin? Ilabas mo na at ito na ang panahon para magamit mo yan. Marahan ko naman pong binuksan yung bag ko. Ayoko pong matapon yung mga napulot kong santol eh. Dalawang supot na lamang po ng asin ang naroroon at inilabas ko po yung isa. Naghanda po ako sakaling sundan kami ng aswang na noon nga ay pababa sa santol. Nang nakailang ulit na po akong paglingon-lingon, hindi ko po nakita sumusunod dito sa amin. Wala akong makitang bumaba sa puno para man lang tumakbo para masundan kami kaya naman po nakahinga na ako ng maluwag. Siguro po naisip ko na nawala na ito ng interes sa amin. Yun lamang po pala ang akala ko, nang bigla akong sabihan ni Minerva na dumapa. Sir Mar, nakalimutan ko po na oo nga pala, lumilipad pala itong aswang. Naroon na pala ito sa unahan namin at lumilipad ng papabulusok sa amin upang madagit kami. Mabuti na lamang po talaga at mabilis ding mag-isip at mabilis ang mga mata nito si Minerva. Linawin ko lamang po na hindi ako takot ha. Labis na po talaga akong namamangha sa mga pangyayari kaya po napapatulala ako. Pero hindi po ako natatakot. Ang problema lamang po ay hindi ko po naisip o hindi ko man lang napansin na labis na pala ang pag-aalala at takot nitong si Minerva at umiiyak na nga po itong babae habang hinihila po akong papatakas dito sa aswang. Kaya naman po bigla akong tinigil ang pagtakbo namin at hinawakan ko ito sa kamay upang pakalmahin. Pasensya ka na. Pinag-aalala pa kita. Teka lang ha, tumayo ka lang dyan. Marahan ko pong kinuha itong armas ko mula sa aking bag. Isa itong punyal na bigay sa akin ng tatay. Tama po kayo. May dala po akong patalim sa aking bag na nakabalot po sa isang itim na panyo na may kung ano-anong mga nakasulat. Wika pa ng tatay ko ay maaari ko itong gamitin sa oras ng kagibitan. At magaling po ako sa paggamit ito. Sir Mar, dahil nga po sa hindi pa masyadong pumapasok sa isipan ko itong takot, ay hinarap ko po itong aswang at inantay kong makalapit sa akin. Dito po ay mabilis akong kumilos papaiwas sa kanya. Dinakma ko po itong pakpak niya at gamit po ang sarili kong bigat ay dinagalan ko po ito sa likod. Doon pa lamang po ay sinisigurado ko na sanang mapipinsala ko itong aswang. Ginisto ko po sana na balian siya ng gulugod. Ang kaso nga lang po ay pumiglas ito at napakadulas nga po ng katawan niya at nabitawan ko. Kaya po ang nangyari ay sinaksak ko na lamang po siya at natamaan nga po sa kaliwang balikat. Labis po ang paghiyaw ng aswang sa sakit. Bigla na lamang po itong tumakbong papalayo sa amin at kumaripas ng pagtakas at biglang nagsuot po sa damuhan. Hindi ko po alam kung matatawa ako o maawa dahil sa hindi niya na magamit yung pakpak niya. Nakita ko po itong si Minerva na nakatulala pa rin po at nakatitig sa akin. Uy, ano, ayos ka lang ba dyan? Ba't ka parang natutulala? Wala na yung aswang, huwag ka na matakot. Ang mabuti pa, halika dito. Umuwi na tayo. Muli kong hinawakan sa kamay si Minerva at inakbayan ko po ito at naglakad na kami. Nanginginig pa kasi ito sa takot at maya maya inagsalita na din. Masyado mo akong pinag-alala. Marunong ka naman pa ng lumaban. Akala ko naman malala pa ka na nung aswang. Sa susunod magsabi ka naman para naman hindi natutuloy-tuloy ang utak ko. Nakakainis ka. Sambit ito sabay palo sa balikat ko. Naisip ko naman po na bakit parang mas nag-aalala pa siya para sa kaligtasan ko at hindi para sa kaligtasan niya. Mukhang yung sintak at takot na nararamdaman niya ay para po sa akin at hindi para sa kanyang sarili. Kaya naman po hindi ko maiwasan ng magtaka at mapaisip. Ano ka ba?
Natakot ka para sa akin pero hindi sa sarili mo. Hindi mo inalala na paano kung ikaw yung nilapa nun. Tingin mo nga yan, namamagana yung mga mata mo, kakaiyak. Kala mo naman inamatayan ka. Halika na nga. Ang mabuti pa, ilibrin mo na lang ako ng barbecue doon kila Aling Iska. Nagugutom na ako eh. Gusto ko yung mahabang dila ng baboy. Yung kagaya din sa aswang. Grabe no, ang haba ng dila niya. Sa tingin mo, nagarito kaya ayun? Eh parang inaabangan talaga tayo eh ano. Hindi na lamang po nagsalita itong si Minerva at hinawakan na lamang po ng mahigpit yung kamay ko. Hanggang sa makarating po kami sa baryo namin at otomatikong bumitaw ito sa pagkakahawak sa akin. Alam niyo na po, may hirap nang mapagchismisan kami. Nagpatuloy po kami sa ihawan ni Aling Iska. Tindera ng ihawan simula pa noong grade 3 pa lamang po ako. Matanda na ito pero malakas pa din po at katuwang lamang po ang asawa niya ay nakapwesto sila sa may buhana. Napakarami po at sari-sari po mga panindang ihawan nito pero ang pinakapaborito ko po talaga ay itong dila ng baboy at yung karne po ng manok. Talaga pong napakalinamnam ng lasa. Kita ko po itong si Aling Iska na pawisan na at tila ba pagod pa. Kaya naman po ako na ang nagpresenta na tumulong sa kanya. Aling Iska, ako na po ang magpapaypay ng inihaw. Mukha pong ang dami niyong ginagawa at pagod na pagod kayo ah. Asa na po ba si Mang Ben at hindi niyo po kasamang magtinda dito? Usisa ko dito sa matandang tindera. Sa bahay ang matanda at may sakit. Kakagaling ko nga lang doon para tingnan ang kalagayan niya. Eh, matigas kasi ang ulo. Sinabihan ko nang wag lalabas at wag gumala pa. Ayan tuloy, nakuha niyang hinahanap niya. Eh, iyo, walang lalaban sa'yo dito kaya maaaring mo nang bitawan yung patalim mo. Dahiya naman po ako. Nakalimutan kong hawak-hawak ko pa pala yung punyal. At mabuti na lang po ay hindi niya nakita itong mga dugo dito. Nagtagal po kami sa ihawan. Pinakalma ko muna itong si Minerva bago umuwi at naikwento nga namin dito sa matanda ang tungkol sa aswang. Alam mo, Ilyas, yung mga aswang na yan eh, parang tayo lang din naman. Nagugutom at naghahanap ng makakain. Eh, ang kaso, hindi katulad sa atin na pera lang ang katapat eh, makakabili na tayo ng karning baboy o inihaw. Eh, sa mga aswang na yan, wala silang mabibilan ng karni ng tao. Kaya siguro eh, ayan, nagkagala sila at naghahanap ng mabibiki pa. Ika nga eh, matira ang matibay sa hamon ng buhay. Kaya maswerte kayo at hindi kayo nabiktima ng mga aswang na nag-aabang sa inyo. Maswerte kayo at naunahan nyo sa pag-atake at tumakbo itong aswang. Nagtuloy-tuloy po ang mga pagkakwentuhan namin. Pero iniisip ko lamang po kung bakit nasabi ni Aling Iska na tinakbuhan po kami ng aswang gayong hindi niya naman po nakita o hindi ko naman po naikwento na tumakbo nga ang aswang. Basta sabi ko po itinakasan kami ng aswang ng masugatan ko. Nang sunod na araw po ay nakisabay ulit ako kay Lamang Boy at Minerva. Laking ginhawa kasi sa pakiramdam ang hindi ko na kailangan pang maglakad. Pagdating po namin sa eskwelahan ay agad akong sinulubong ni Dolpo. Ilyas, nabalitaan mo na ba? May kinain daw ng aswang sa may San Bartolome. Bata daw at dinagit daw ng manananggal habang naglalaro sa tapat ng pintuan nila. Grabe no, kahit nasa may bahay ka na eh, delikado ka at kailangan mo talaga mag-ingat. Hindi mo alam kung sino ang nakamasid sa iyo at susunggap. Uy, Ilyas, ayun ka na naman eh. Kinakausap kaya kita. Nakatitig ka na naman dyan kay Stella. Alam mo, kung ako sa iyo eh, ititigil ko na yung pagpapantasya sa kanya. Kanina, nakita ko yan inihatid ng kotse. Yayamanin eh. Ang gara ng sasakyan pare. Walang sinabi yung mga asin mo. Kaya kung ako sa iyo, eh doon na lang tayo sa kalibel natin. Magkaibang mundo yung ginagalawan yung dalawa. Suntok sabon pare kung mapansin ka niyan at magustuhan. At saka, akala ko ba eh, kayo ng babaeng kulot na palagi mo kasama. Yung laging salubong yung mukha. Pangungulit nitong si Dolpo sa akin. Napaisip naman po ako sa mga sinabi nitong kaibigan ko na dahil nga po sa kung mayaman talaga itong si Stella, ay bakit kaya naroon siyang nag-aaral sa pampublikong paaralan.
Maliban na lamang po eh kung may ibang bagay silang pakay doon. Umandar na naman yung pagkatsismoso mo. Kaibigan ko yung si Minerva. Nakikisakay kasi ako sa motor ng tatay niya papasok dito sa eskwelahan. Pero namang hindi ako pagpawisan pagpasok ko. Pag uwi naman eh magkasabay kaming naglalakad. Alam mo, yung asumang na sinasabi mo eh mga pangit na nilalang yan. Mahaba yung dila at saka ang baho ng amoy. Kaya huwag ka nang mangangarap pang makakita ng isa at baka naman himatayin ka lamang. At saka, ano ba yung sinasabi mong masama ang titigan si Stella? Eh, hinahangaan ko lang naman siya. Eh, hindi naman siguro sa sinasabi ko na pinapangarap kong magustuhan niya ako. Pero nakakawala kasi ng problema kapag tinititigan ko ang mukha niya. Kahit nga ikaw eh, panay titig. Ako nga eh, umahanga lang talaga. Eh ikaw, parang hinuhubaran mo na sa pagtitig mo. Wag ako, Dolpo. Kita ko naman sa mukha mo eh. Huwag ka nang magsinungaling. Ano? Tawa na lamang po ang isinagot sa akin itong kamag-aral ko. Paano po kasi eh, tama naman talaga ang sinasabi ko sa kanya. Ang wildo nga lang po eh, yung pakiramdam ko na para bang alam ni Stella na siya ang pinag-uusapan namin at palaging tila tumititig sa amin ito. Lalo na kapag nakatitig po ako sa kanya, bigla na lamang itong titingin sa akin. Ngingiti pero bigla na lamang pong magsiseryoso. Pero kasi Sir Mar, lumipas pa ang isang buwan o dalawang buwan na po yata ito, eh ganun po nang ganun ang nangyari. Hindi pa po kami nagkakausap nitong personal ni Stella at nakailang beses niya lamang po akong sinusulyapan at ngingitian. Bagay na para po sa isang binatang katulad ko eh, napakahirap pong basahin. Kung natutuwa ba siya na tinitingnan ko siya, naiilis na ba o malapit na ba akong sapakin, o baka nang titrip lang din. Alam niyo na po, eh hirap talagang intindihin ng mga kababaihan. Hanggang sa isang araw po ay hindi nakapasok si Minerva. Ayon kay Mang Boy ay may sakit daw po ito at labis ang taas ng lagnat kung kaya't pinagliban lamang po ito sa klase. Ibinigay po sa akin ni Mang Boy itong sulat na ipapaabot sa guro ni Minerva. Pero isinakay pa din po ako nitong si Mang Boy sa motor niya. Agad ko pong tinungo ang opisina ng mga guro upang maiabot itong sulat mula nga sa mga magulang ni Minerva. At pagkatapos naman po eh, syempre, dating gawi, nagtinda po ako ng asin sa kanila at pati sa kantin nga po eh, ako na po ang nag-aatid ng asin na supply nila. Lalo pa po't nagkakaubusan dahil sa mabenta nga po itong mga mangga at santol na itinitinda doon sa kantin. Elias, may bagong usap-usapan tungkol sa aswang ah. May nakakita daw ditong naguubad at nagpapahid ng langis sa may unahan ng sementeryo. Dito na sa bayan natin. Idalaga daw ang aswang at maganda. Maputi daw sa kamatangkad. Eh, naisip ko lang pare. Hindi kaya si Stella yung aswang. Kasi parang akma sa kanya yung mga paglalarawan sa aswang eh. Tapos pre, napansin mo ba? Minsan eh, hindi kumain dito sa eskwelahan natin si Stella. Ano yun? Hindi nagugutom maghapon sa pag-aaral. Eh ako nga isang subject pa lang, kumakalam na isip mura ko. Kaya alam mo, ang mabuti pa i-imbestiga natin si Stella. Alamin natin kung saan umuwi. Sundan natin. Pangihikayat sa akin nitong si Dolpo. Pero iniisip ko naman po na imposible ang sinasabi niya. Imposibleng si Stella ang aswang. Kasi kung siya nga po ang sinasabing aswang, eh dapat na may pinsala siya sa balikat dahil sa nagawa kong pinsala. Alam mo, Dolpo, hindi ko alam kung yan talaga ang pakay mo. O baka naman, gusto mo lang talagang malaman kung saan nakatira si Stella. Ikaw nang nagsabi sa akin, di ba? Huwag mangarap. O anong nangyari dun? Bakit? Parang ngayon eh, ikaw ang nagbabalak dito sa dalaga. Ano rin yung nangyari sa sinasabi mo na maghanap tayo ng kalibil natin? At saka, ito ha, hindi sa nagmamayabang ako. Pero kasi noong nakaraang dalawang buwan, eh may sumalakay sa aming aswang habang naglalakad kami ni Minerva sa daan. Nagawa kong ang balian ng pakpak tsaka saksakin sa balikat eh. Ang pangit tsaka ang baho. Pero kasi wala namang sugot si Stella noong sumunod na araw. Kaya duda ako na siya yung aswang. Saka diba, ikaw na din ang may sabi na madaming magagandang dalaga dito sa campus.
Malay natin isa doon yung totoong aswang. Natigil naman itong si Dolbo sa mga sinasabi ko at napaisip at napangiti na lamang. O bakit? Ba't ganyan kang ngumiti? May problema ba? Para ka namang nakakita ng multo at may nakalala? O natatay ka lang? Eh kasi Tol, kilala mo ba si Adelpha? Yung matabang third year? Eh pre, naalala ko napabalitang hindi na pumapasok ha. Kahit yung mga kaibigan niya ata hindi alam kung bakit. Ang sabi ng kuya ko, bigla na lang hindi pumasok isang araw. Dalawang buwan na din ang nakalipas eh. Sabi nung iba, pinatigil na daw nung mga magulang. Pero walang may alam kung ano talagang dahilan. Sambit ni Dolpo na halos ikasamit ko naman dahil nga sa inakala niya o parang sinasabi niya na ito yung aswang. Anak ng ipis naman, Dolpo. Nakasabi mo lang na sexy at maganda yung aswang na nakita nung nasa sementeryo. Isa ang banda ba naging sexy at maganda itong si Adelpha? Hula-hula, baka naman nakarating na sa mga magulang niya yung ginagawa nitong matabang babae na pang-aabi sa mga estudyante. Kaya pinatigil na lang sa pag-aaral. O baka naman nakaharap ng katapat. Baka natuluyan ang kulamin. Sa dami ba naman ang kalukuhang ginagawa niya, kaya dapat lang yung nangyari sa kanya. Pero pabayaan mo na yan. Huwag mo nang iniiba yung usapan. Ito na, sasamahan na kita at susundan natin si Stella. Pero hindi dahil sa naniniwala ko sa iyo na aswang siya, kundi naawa ko sa iyo. Baka sabihin mo hindi ako totoong kaibigan eh. Ano, mamayang uwian, sundan natin siya. Para naman malaman natin kung gaano talaga silang kayaman. Paghahamon ko dito kay Dolpo na agad naman itong tinanggap at pumayag nga. Nakita ko po ang pagkasabik sa mukha niya. Sige, sige. So ikaw na ang pinakadakilang kaibigan. Basta samahan mo ako ah. Mamaya malalaman natin kung aswang ba talaga si Stella o hindi. At saka alam ko naman na gusto ko ding malaman eh. Mabuti na lang talaga at wala yung bantay mong babae. Eh grabe makatitig yun sa akin. Para akong lalamunin na buhay. Reklamo sa akin ni Dolpo. Ayaan mo na. Ganyan talaga yung si Minerva. Ako lang yata ang lalaking hindi niya kinaasaran eh. Ikaw naman kasi, kapag tumitig ka sa babae, para mong may balak kang masama eh. Kaya siguro ganun yung titig ni Minerva. Pero, paano pala tayo? Malayo ata yung bahay ni Stella. Magbibisikleta ba tayo? Sir Mar, naisip ko lamang po na kung susundan namin itong dalaga at magkataon ngang malayo ang uwian nito, kami ang kawawa sa pag-uwi namin dahil sa gagabihin na kami. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala at may tricycle na akong nakausap. Sumama ka na lang. Iniisip mo ba na ha, maglalakad tayo? Paano natin mahabol yung kotse nila? At ganoon na nga po ang nangyari. Inantay namin po ang uwian at ang plano namin ay mauna nang lumabas at sumakay nga sa tricycle. Alam na umano ni Dolpo kung saang baryo itong si Stella at aabangan na lamang namin yung kotse sa may papasok upang masundan kung saan ang bahay nito. Ang kaso nga lang po ay nasiraan na lamang kami ng sinasakyan naming tricycle sa kalagitnaan ng biyahe. Kaya naman po wala kaming nagawa kundi ang maglakad papunta sa sinasabing baryo nila Stella. Pahama ka talaga, Dolpo. Kita mong naglakad tuloy tayo. Wala nang ibang dumadaang tricycle dito ah. Paano pa tayong uuwi niyan? At saka sigurado ka bang dito umuuwi sila Stella? Mukhang liblib na masyadong lugar to ah. Ang mabuti pa siguro bumalik na lamang tayo. Iba yung kutob ko dito eh. Mamaya aswangin pa tayong dalawa. Lika na! Pag-aaya ko po dito sa kaklasiko. Ang kaso nga lang po, nang paglingon ko po pabalik sa kanya, doon na po akong nagulat. Bigla po akong inatake nitong si Dolpo na noon nga po ay mabalasik na ang anyo. Naglalaway po at nanlalaki ang mga mata. Sa wakas, nagawa din kitang makumbinsi. Ilang beses na kitang pinilit na sundan si Stella dahil alam kong hindi ka makakatanggi. Ngayon nagawa ko na din. Tay, lumabas na po kayo dyan. Gulat naman po ako nang dahil nga sa yung manong driver ng sinasakyan naming nasirang tricycle ang lumabas.
Anong ibig sabihin nito? Teka pre, anong balak nyo? Tsaka sino ba talaga kayo? Nagkatingin itong dalawa sabay ng paghahalakhak. Nakahala ko ba ay matalino ka? Ibobo ko din pala. Ang babaeng tinatawag mong pangit, mataba at ang buhana ay ate ko. Dahil sa ginawa mong pamamahiya sa kanya, sa harap ng maraming tao, inagtangkang magpakamatay yung ate ko. Di ayaw niya nang kumain at ayaw nang pumasok sa eskwelahan. At hindi ka pa nakontento, sinaksak mo pa ang nanay ko na gusto lamang ipanghiganti ang kapatid ko. Huwag mo akong matawag-tawag na pare. Ayos ka naman sana nung una eh. Pero nang malaman kong ikaw ang nagpahiya sa ate ko, sino pa akong papatayin kita? Kasabay po ng pagpapalit ng boses nito ay ang pagpapalit ng anyo niya sa isang mabalasik na aswang. Kapareho po ng kanyang ama. Bagawat hawak ko na puno yung punyal at asin, ang ikinakabahala ko po ay dalawang kalaban ko. At hindi ko po natitiyak kung baka mayroon pa pong nakaabang na ibang aswang doon. Mabuti at nagawa ko pong makatayo at makaiwas dito at nasipa ko nga po itong si Dolpo. Pero mabalasik po talaga sila at nakahanda na pong umamba sa akin. Wala nga dudang kapatid mo ang matabang yun. Pareho kayong utak munggo. Isama mo na yung tatay mo na kinukonsente kayo. Alam nyo, madali nyo man ako dito, e titiyakin kong isa sa inyo ang isasama ko sa hukay. Kaya sunugod kayo. Paghahamon ko sa dalawa at hindi nga po sila nagantay pa ng pagkakataong makatakas ako at sumugod na sa akin ng magsabay. Madaming kalmot at mga sugat ang natamo ko sa kanila. Ang iniiwasan ko lamang po ay ang mahawakan nila at masakmal dahil sa tiyak na katapusan ko na kapag nangyari yon. Kita ko din po ang pagkalapdos nila mula sa mga asin na isinasaboy ko. Subalit hindi silang natatakot dito. Wala silang pakialam kung malapdos ang kanilang balat. At parang ang gusto lamang nila ay mapatay ako. Nagsisingalang po talaga ako at naibenta ko ang halos lahat ng supot ng asin at isa na lamang po ang natira sa akin. Sir Mar, noon po ay tinanggap ko na po sa sarili ko ang kamatayan ko. Madilim doon at walang ni isang bahay o sasakyan man lang ang dumadaan. Isa pa po ay lihis kami sa kalsada na sa isang bakanting lote na tila ba sinadya akong iligaw nitong si Dolpo para walang ibang makatulong sa akin. Sisiguraduhin kong ireregalo ko sa ate ko ang ulo mo, Elias. Nang sa gayon eh, bumalik sa kanya ang dati niyang kasiglahan. Isusunod ko ang kaibigan mong kulot. Patakbo-takbo na po ako nito at labis po ang pag-iwas ko sa mga atake nila. Pilit kong hinahanap yung daan pabalik sa kasada. Nang bigla na lamang pong mula sa kurbada ay kamuntigan na po akong mabanggan itong sasakyan na lumabas mula sa kawalan. Huminto po ito sa harapan ko at lumabas po doon ang isang pamilyar na tao. Mabuti naman at naabutan ka pa namin buhay, iho. Bilis, tumayo ka na dyan at dumito ka sa may sasakyan. Ako na bahala dito. Mabuti pala at pinilit ako nitong si Senyorita Estela na sundan kayo. Sir Mar, si Mang Boy ang driver ng kotse na sinasakyan ni Estela. Gulat po ako sa pagdating nila at mas lalong nagulat po ako nang ilabas ni Mang Boy itong shotgun niya. Sinalubong nito ng mga putok itong si Dolpo at ang tatay niya. Pilas ang kaliwang braso ni Dolpo samantalang wasak po ang bungo ng tatay nitong aswang. Akma pa sanang tatakas itong si Dolpo pero po sa labis na galit ko ay inihagis ko po sa kanya itong punyal at direktang tumama sa likod ng kanyang bungo, papatagos po sa noo niya. Doon din po sa bakanting loteng iyon ay pinawian ng buhay ang mag-amang aswang. Agad na sinunog ni Mang Boy ito at pagkatapos nga po ay inaya na nila kaming umalis. Maraming salamat po Mang Boy sa tulong niyo. Akala ko talaga ikatapusan ko na kanina. Ah, mabuti pala ay dumating kayo. Alam mo, huwag ka sa akin magpasalamat. Eh, hindi ko naman alam na ikaw nga yung nasa tricycle. Sinundan ka lang namin. Itong si Senyorita Estela ang pasalamatan mo. Pinilit niya akong sundan yung tricycle. At narinig niya daw yung usapan niyo sa may kantin. Sambit nito si Mang Boy sa akin na labis ko namang ikinahiya pero ipinagpasalamat. Pasensya ka na ha. Naroon kasi ako sa may malapit sa kantin kung saan kayo nag-uusap. At narinig ko nga yung pag-uusap niyong dalawa nitong si Dolpo. Nagtaka lang ako sa sinabi niyang baryo. Eh hindi naman ako doon nakatira. Isa pa,
nakakaduda ang mga plano niya. Lalo na yung makailang beses na pangungulit niya sa iyo na sundan ako. Kaya naisipan kong pasundan kayo. Hindi ko naman inakala na aswang pa lang makikita ko. Mabuti na lang talaga at kasama natin si Mang Boy. Sir Mar, naalaman ko po na bantay ni Estela si Mang Boy. Ito ang trabaho niya. Parang personal bodyguard ng dalaga. At katulad nga ni tatay na sanay sa labanan si Mang Boy. Pero hindi po pareho ng trabaho. Dating nasa illegal na trabaho si Mang Boy na noon nga po ay nagbabagong buhay na. Nakiusap na lamang po ako na huwag na nilang ipaalam pa sa iba ang mga nangyari. Dahil sa ayoko maging mas delikado at komplikado ang buhay namin. Natakot ako na baka sundan ako ng mga aswang at tugisin ako dahil sa nangyari. Hindi naman po kami nabigo at kalaunan nga po ay humupa ang tensyon. Hindi na din po akong binalikan pa o ginulo ng nanay ni Dolpo. At nang magtapos nga po sa pag-aaral si Minerva, iniwan niya po ako at nagtungo siya sa Maynila upang mag-aral ng kolehiyo. Masakit man po pero wala po akong magagawa dahil sa may mga sarili siyang pangarap para sa pamilya niya. Naiwan po ako sa piling ni Estela na naging matalik ko pong kaibigan. Opo, matalik na kaibigan ang dahil sa hindi ko po siya niligawan at hindi po naging kami. Pero nagkaroon po kami ng isang anak. Iniwan niya po ito sa akin noong nagpunta siya sa Amerika. At simula po noon hindi na nga po kaming nagkita pang muli. Nagawa niya po kasing pakiusapan ng mga magulang niya na bubuhayin namin yung bata sa isang kondisyon. Iiwan niya ito sa akin at hindi na muli pang makikipagkita sa akin o magkakaroon man ng ugnayan. Sa madaling sabi ay walang kikilalaning nanay itong bata. Hindi ko naman po itong sinalungat pa. Masyadong makapangyarihan ang pamilya niya. At mga kuto lamang po kaming pwedeng-pwede nitong tirisin anumang oras. Maswerte na po kami na hinayaan nila kaming mabuhay ng maayos. Kasama itong anak namin ni Estela. Nagbibigay po sana ng sustento itong tatay ni Estela para sa bata pero ako na po mismo ang tumanggi at sinabi ko po na kaya ko naman pong itaguyod ang anak ko. At anumang oras po na gustong makita ito ni Estela ay bukas palad ko po silang tatanggapin. Pero masyado pong komplikado ang buhay namin. Lalo pa kung nasa paligid lamang po ang pamilya nitong si Estela kaya nagpakalayo-layo na lamang po kami nila nanay sa probinsyang iyon. At nang maglaon nga po ay napadpad kami sa Maynila. Napangasawa ko po si Minerva. Tinanggap niya po ako at ang aking anak ng buong puso at tinuring niyang kanya. Sir Mar, dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbabasa niyo nito. Pagpalain po kayong palagi at manatili po kayong malusog at ligtas. Dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po mga kabantay sa patuloy na pakikinig. At kung naabot mo po ang parting ito ng ating video, ay isa ka pong solidong supporter ng ating channel. At ito po ay lubos kong ipinagpapasalamat sa inyo. Sa ngayon po medyo struggle tayo sa views at kung mapapansin nyo po ay mababa nga po ito. Pero huwag po kayong mag-alala at patuloy po tayong nag-aanda ng mga kwentong kagigiliwan nyo. At isinasaayos po natin ito base sa mga karanasan ng ating mga tagapagbantay. Kasabay po nito ay naiayos ko na po ang ating episode para sa ating Bertud na i-airi po natin sa susunod na mga araw. Pakiantabayan na lamang po. Hindi po kasi natin maaaring sunod-sunod na isa lang itong episodes natin dahil sa binabantayan din po natin ang galaw ng ating channel. Alam nyo na po, kung gusto nating magtagal ang channel na ito, kailangan po nating aralin ang lahat ng bagay na para naman po sa ikakabuti ng ating channel. Patuloy po nating i-share ang ating mga videos at mga kwento sa ating mga kakilala at kaibigan. May mga member po tayo sa Facebook page natin na nakikita ko pong araw-araw yatang i-share ang ating mga kwento kaya maraming salamat po. At sa mga hindi pa po member ng ating channel o hindi pa po nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo kung gusto niyo po ng ganitong kwento. Ganun din po ay kung nakalimutan po natin dahil sa nalibang tayo sa kwento, ay pakiclick na po ng like button para naman po malaman ko kung iilan po ang nagugustuhan ng kwentong ito. Open pa po ang ating membership sa ating channel
At sana po ay madagdagan itong tatlo nating mga Epic Guardians na member ng ating channel for almost 2 months na. Yun lamang po mga kabantay, at manatili po tayong hydrated at iwas po tayo sa init dahil po sa napakadelikado po ng init ng araw. Muli po ay ito si Sir Mar, ang inyong tagapagbantay.